Sa 10 taon na ho ang nakaraan
ay isinilang ang ating parokya. At ito ay ipinalaga sa pagkakabili ng ating mahal na patron, si San Juan Maria Vianello. Kaya, happy foundation anniversary po sa ating lahat, sa ating parokya. At ang ating pong pagbibigwan ay lalo pang maging espesyal sa presensya ng ating mga kapatid na pamilya at ang ating minamahal na mayor. Ang ating po mapagbasa sa araw na ito, ito ay mapagbasa sa ika-18 sa karaniwang panahon, ay nagbibigay sa atin ng maraming mga bubutil na aral para po ating maipagpatuloy ang pagiging buhay na parokya, buhay na sambayanan ng Diyos, buhay na katawan ni Kristo, buhay na templo ng Espiritu Santo, isang simbahan na kinilig sa salita ng Diyos, isang simbahan na nagnanayan at nagninigong lalo na sa mga apostola. Ano pa nga ba ang kailangan natin gawin para mas tumitig ang pagiging sambayanan ng pananampalataya ang ating pong parokya? Marami po, pero ang hindi kong bigyan ng pansin sa ating pong mga pagbasa ay ang sinasabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso. Sabi niya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Pagbabago ng diwa at pag-iisip. Alam po tayo minsan, galing na galing sa taong papagubago ang isip. Sasabihin natin, oh, sasama ka ba? Mamamasyon tayo? O siya, sama ko. Tapos, ay, hindi na lang. Ano ba? Sasama ka ba? O siya ba? Sasama na? Ay, huwag na lang kaya. Naiinis tayo sa ganun eh. Yung paiba-iba ng isip. Pero, meron pag-iiba ng isip na hindi dapat kainisan. Kapag nagbabago ang isip dahil tinatalikuran ang luma at makasalanan ng pagkatao upang isilang ang bangong tao. Yan ang pagbabago na hindi lamang kapakipakinaman kundi kapuri-puri at kailangan natin. Ano po ang mangyayari kung hindi tayo magbabago ng isip at diwa ayon kay Kristo? Ano ang mangyayari kung hindi natin susundin ang sinasabi ni San Pablo na ubahin ang lumang pagkatao at isunod na ang katotohanan ni Kristo? Yan dapat ang laman ng isip at diwa. Ano ang mangyayari kung tulad ng mga pagatong hentil, sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ano ang mangyayari? Napakalaki po. Pag hindi tayo nagbago ng pag-iisip ayon sa isip ni Kristo, ayon sa katotohanan ni Kristo, ano mangyayari? Katulad po sa unang pagbasa, mula sa Exodo, ang mga Israelita pinalaya rin dahil silang mga alipin sa Egypto. Pinalaya ng Diyos, ngayon, nasa disyerto sila, papunta na sa lupang ipinangako. Kaya lang, sa disyerto, nagutom sila, nauhaw. Ano nangyari nung nagutom at nauhaw? Nakalimutan na ang kanilang pagkaalipin sa Egypto. Gusto na bumalik ulit doon. Hindi ba nilang kami alipin? Basta may pagkain doon. At nakalimutan ang ginawa
ng Diyos sa kanila. Napakabuti na ng Diyos eh. Pinalaya na sila. Physically, nakaalis na sila. Pero hindi nagbago ang isip. Hindi pa rin makita ang kilos ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Binigyan sila na upo sa gabi at tinapay na parang pinipin sa umaga. Napakabait ng Diyos. Kung ako po ang Diyos, baka sabihin ko, magalaman, ang laki na ng biyawa ko na para kayo makalaya. Ngayon, gusto nyo na lang bumalik sa pagkakalipin? Dahil lang nagutong lang kayo sandali, ipagpatalin nyo na naman ang inyong kalayaan. Bahala na kayo sa buhay nyo. E mabuti, hindi ako ang Diyos. Ang Diyos ko ba eh, matyaka, inihintay niya, kailan kaya magbabago ang pananaw. Kailan kaya magiging spiritual na pananaw? Kailan kaya mababasa ng tao ang kilos ng Diyos? At hindi lamang pagkain. Yun lang ang nakikita. Hindi nakikita ang kilos ng Diyos. Yan po yung karanasan ni Jesus sa Ebanghelyo. Last week, ano ang Ebanghelyo? Iiinom ako. Ano ang Ebanghelyo last week? Nagawa ng milagro si Jesus. 5,000 tao na makain na sa 5,000 tinapay at 2 isla. Eto na po. Ngayon naman, sa Ebanghelyo ngayon, hinahabol-habol ng mga tao si Jesus. Pero sabi ni Jesus, alam ko kung bakit niyo ako hinahabol kasi nakatikip kayo ng libreng tanghalian. Nakakita kayo eh, kumain kayo ng libre eh, at nakita nyo marami pang sobra. Hinahabol ninyo ako dahil sa tinapay. Pero, sabi ni Jesus, hindi nyo naman nakunawa. Hindi nyo nakunawa yung tunay na kami ganun. Kaya hinahanap nyo ako, hindi para manampalataya sa akin. Hinahanap nyo ako dahil free lunch. Hindi pa nanampalataya ang nasa isip nyo. Ang nasa isip ninyo, pagkain lang. Ito lang. Ang sabi niya, kung kayong maghanap ng pagkain, magugulo, aabangin, mawawala. Ang hanapin niyo ay ang pagkain ng buhay na walang hanggan. E ano yung pagkain ng buhay na walang hanggan? Ang kanyang naman, ang kanyang dugo. Kaya na, ayaw na nila ng kanyang pagkain. Hindi nila nakukulawaan. Ang isip ay naandun pa rin sa tinapay, naandun pa rin sa buto. Yung gawa ni Jesus, yung salita ni Jesus, ang ginagawa ng Diyos, hindi pa rin marok. Paano natin mapapaniwalaan na ang simpleng tinapay ay si Kristo? Kailangan ng pagbabago ng isip at diwa. Spiritual way of thinking. Ang pamamaraan ng pag-iisip ay hindi lamang makamundo, kundi mga Diyos. Puno ng salita ng Diyos, puno ng alaala ng gawa ni Kristo para makunawaan ang nangyayari sa ating buhay pa ng palataya.
kapaligiran. Yun po, mga kapatid, a new spiritual way of thinking. Bagong diwa at pag-iisip ng dilikha ng Diyos. Yan po ang ating hihilingin sa Diyos ngayong anibersaryo ng ating parokya. 10 years, maybe, laki ng teenager. Malapit na lumago at sa naman, hindi lamang tumatanda sa edad ang ating parokya. Sana tumatanda dahil dumanalin at nagmamature ang isip at diwa ayon kay Jesus. Yan po ang pinabala sa atin ni San Juan Maria Vianney. Siya naman po, kung talinong makamundo ang pag-uusapan, hindi naman siya katumbas, kapatay ng mga henyo ng kanyang panahon. Ang balita halos hindi na magkasakasa ang kanyang eksamen. Talagang umilos na lang ang Diyos. Pero tignan ninyo, anong ginawa niya? Ano ang sabi niya? Yung kanyang parang apos na pag-iisip, iniwakas niya sa Diyos. Puno ng pag-ibig sa Diyos. Puno ng pananalangin. Kaya ang kanyang isip na apos na bago. Ang dami niya sa kanyang kasiguran, ang dami niya natuklasan, naunawaan na mananalig na katotohanan ng pananampalataya. Kung kaya umipila ang mga tao para mapakinggan siya. Alam niya sa harapan niya, ibang isip, ibang diwa, galing sa Diyos. Pati po ang mga dalubhasa. Meron niya isa, si Lagre. Talagang kumila para makinig. Eh, hindi po isang scholar makikinig sa isang sakitin, payat na santo. At pagkatapos, sabi raw ni Lagre sa kanyang, nagtanong sa kanya, o ano ang nakita mo sa aras? Ano ang napakinggan mo? Sabi raw, halos wala akong narinig kasi paus na ang tinig ng pari. Subalit, nakakita ako ng isang santo. Wala akong narinig, pero alam nila, kaharap nila, ibang diwa, ibang pag-iisip ang dalagalan sa kaya naman po, nahawahan ni San Juan Maria ang kanyang parishioners. Nung binabasa ko nga ho yung buhay ni San Juan Maria nung ako'y seminarista pa lang at malapit ng ordinahan, sabi ko, sana naman huwag kong dalasin ang dinanas niya. Kasi nung siya ay bibigyan na ng assignment, sabi ko nung vicar general sa kanya, Juan Maria, ikaw ay inidestino sa bayan ng Ars. Ipinutumagal sa Ars, kulang na kulang ang pagmamahal sa Diyos. Puro kalapastangan sa Diyos ang nangyayari sa Ars. Ikaw ang maglalakay ng pag-ibig sa Diyos sa puso nila. Napaka-encouraging. Nagsisimula ka pala, sinabihan ka na, ang destino mo ay mga ang talasa. Mga hindi bukas sa Diyos,
mga unang na unang sa pag-ibig sa Diyos, yan ang pagkawin ko. Ang isip, ang diwa nila ay bababago, punuin mo ng pag-ibig sa Diyos. Nahirapan po siya, pero sa bawat hirap, pag-asa sa Diyos. Ulang siya sa kaalaman, salita ng Diyos ang kanyang ibinibigay. Ulang na siya sa lakas, pero umaasa sa lakas na dulot ng Diyos. At ang isang bayan na kilala sa pagiging makasalanan, naging bukal ng kapatid. Hindi naman siguro kasama ng aras ang parokya nito 10 years ago. Hindi naman siguro zero ang pag-ibig sa Diyos dito. Pero ito po ang ating pinagpapasalamat. Sa loob ng 10 taong yan, siguro naman kahit papaano, ang diwa at isip ni Jesus ay unti-unti nagkaangkat sa atin. Salamat sa salita niya, salamat sa kanyang mga sakramento, salamat sa diwa ng pagmamahal, at salamat din sa ating local version ng San Juan Carillo ang ating Father Jimmy Villanueva. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Sana po itong pakiusap ni San Pablo ay huwag natin kalilimutan. Para lumagumpa ang ating sambayanan at makaabot sa 20th anniversary, 30th, 50th, at magkita-kita tayo sa 100th anniversary ng parokya. Sigurado rin nandito pa tayo. Additional 90 years. So sa bagay, baka iba lang pag-iisip ninyo. Ibang diwa. No? At ito po ang ating ipapamana sa susunod na henerasyon. Isip at diwa ni Kristo. Huwag lang tayong magpamana ng mga kung ano-ano. Huwag tayong magpamana lamang ng piano. Yung iba pa ang mga tayo, yan ang mga pinapamana. Ang piano pupunta kay Sandra. Ang kotse pupunta kay Sandro. Ang aking alas pupunta kay Jimmy. Jesus, ako, huwag kayong maghanap ng pagkain bilipas. Huwag kayong maghanap ng kayamanan bilipas. Huwag kayong maghanap ng ipapamana na pag-aawayan lang na inyong mga iiwanan. Kung meron kayong ipapamana, sana ang diwa, ang isip ni Kristo. Ang pangalang Kristiyano. Yan ang damal natin. 10 years po ang ating parokya. Congratulations! Pero may hapon, tayo ang generation natin. Pumagin ang lumang pagkatao. Isuot ang isip at pagkatao ni Kristo. At yan ang maging virus. Hawahan natin ang mga bata, kabataan upang pagtayo'y lumipas na. Yan, isip at diwang yan na iiwan sa ating parokya.
sila na ang magpapalago ng sinimula ng pinta. Okay, wala lang yun. Kasi nakamunta-munta yun. Seryoso din po natin na hindi po ito madali. Bilang pagbawakas, kaya hibigin po tayo lang ngayon ng biyaya, itong pagbabago ng isip, pagbabago ng diwa, hindi po natin madali yan. Minsan po na kung pinao, pinangaralan ko yung mga kumpilan, sabi ko kayo ay nagsisimula ng 12 years old above. So hindi na kayo masyadong bata, isip na rin ng tunay na Kristiyano. Sabi ko, ang mahalaga sa inyo si Kristo, pagsunod kay Kristo, ang salita ni Kristo, ang ugali ni Kristo. Yung mga bata naman, katangot-tangot, no? Katulad din yun, katangot-tangot. Hindi, tinesting ko. Sabi ko, oh, pagkatapos ng kumpil, ano ang pinakamahalaga, ano ang mas mahalaga sa inyo? Pagbubutakbol o pag-aaral? Pag-aaral po. Sabi ko, nagbagong isip, diwa. Pagtuwa ko ako eh. No. O ano, pagkatapos ng kumpil, ano ang mas unahin ninyo? Panunood ng TV o pag-aaral? Pag-aaral po. Sabi ko, talaga, bagong isip, bagong diwa. Sabi ko, ano ang mas mahalaga? Misa o $30 million? $30 million! Ako po, balik na naman sa lumang isip, lumang diwa. Kaya nung dumapit na yung mga kukumpilan, talagang nilakasan ko ang sambal. Hindi ko wala na naman sampal na yun. Pero ang sarap sampalin. Sabi ko, ilalis-alis tayo ang sampal na yan. Kapag ganito ang buong pilani. Tripling sampal! Naku, biro pero iniisip ko gano'n kaya ganun karami ang gabi na parang si Saint Marie ay frustrated na frustrated dahil hindi nagdamag ang isip at diwa. Ilang gabi kaya na siya ay tumamis? At ilang gabi kaya na siya ay pagod na pagod? Nakakaramisip ko. Pero, ang kanyang pag-asa, ang kanyang pag-alangin, umuwi hindi lang sa kanyang kabanalan, kundi sa kabanalan ng isang kaya. Pagkapansin po natin na parang bumabalik tayo sa lumang pagkatao, sa Ehipto, sa lumang buhay ng pagkaalipin, tumakbo tayo sa ating patron at hilingin na tayo'y gabayan niya katulad ng pagkabay niya sa Apis hanggang ating makabi ang bagong diwa, bagong isip ni Kristo. Tayo po'y tumahilig sandali at ilumas ang ating sarili sa Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng isip at diwa ni Jesus.